Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Ron Bag, at ang kanyang request ay tungkol sa kanyang probinsya, ang Bataan, na kung saan doon matatagpuan ang government arsenal at ang Bataan Nuclear Power Plant. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Bataan na may capital city of Balanga, habang ang Maribilis naman ang pinakamalaking bayan sa Bataan. Ang Bataan ay naka-border sa probinsya ng Zambales at Pampanga sa parteng norte, at sa banda namang northwest ay ang Subic Bay, at kanyang napalibutan ang Manila Bay sa bandang east. Ang mga lugar sa Bataan at Zambales ay nakaharap ito sa South China Sea sa bandang west, kaya napaka-strategic ang mga lugar ito, ang Bataan at Zambales. At dito matatagpuan sa Bataan ang Department of Defense Arsenal or Government Arsenal. Ang Government Arsenal ay isang ahensya ng gobyerno na pinatakbo sa ilalim ng Department of National Defense, at sila ay responsable sa paggawa ng mga basic weaponry or mga armas at mga bala para isusupply sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ang Government Arsenal ay matatagpuan sa 370 hectares defense industrial estate sa Lamao, Limay, Bataan, na may layo na 120 kilometers mula sa Maynila, at 70 kilometers naman mula sa Subic, at 90 kilometers naman mula sa Clark. Ang Government Arsenal ay malapit ito sa tinatayuan ng Petron Refinery at Bataan Combined Cycle Power Plant, at ang Petrochemicals Complex, at ang National Power Corporation, at ang Special Economic Zone sa Maribilis. Ang Government Arsenal sa kasalukuyan ay nagmintina at nag-operates ng 124 building and structure, at nakatayo ito sa mahigit 70 hectares na lupa. At noon lang nakarang buwan sa Mayo sa taong itong 2023, ang Department of National Defense ay kanyang pinupuri ang Government Arsenal dahil sa kanyang improvement capabilities sa pag-produce ng mga bala at ammunition, at mabawasan ang tinatawag na bullet waste or mga reject na bala. Siyempre sa production, hindi maiwasan na may mga reject talaga. Ito yung bala na medyo siguro tabingi ng kaunti, tapos pag ginamit mo sa baril, sa halip na sa kanan ang punta, ay doon na sa kaliwa pupunta ang bala. Kaya pag may titirahin kang NPA sa kanan at sibilyan naman sa kaliwa, barilin mo ang mga sibilyan para matamaan mo ang mga NPA. Ganun lang yon. At dito pinupuri rin ni dating Department of National Defense Officer in Charge Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. ang mga personnel ng Government Arsenal dahil sa kanilang nakamit ang target ammunition production at mabawasan ang mga reject. At kanya rin pinupuri ang Government Arsenal sa kakayahan nito na mag-manufacture ng mga primers. Ang primers ay isang chemical na ginagamit sa mga baril at artillery para sa pag-umpisa na tinatawag na combustion, na siyang nagtutulak sa bala palabas sa baril ng kanyon o baril. At higit sa lahat, pinupuri din ni Galvez ang Government Arsenal dahil sa kakayahan nito sa paggawa ng import type assault rifles na ngayon ay ginagamit na sa Philippine Army. At nagmanufacture din ang Government Arsenal ng MP9 carbine. Ang Government Arsenal ay sinisikap na managdagan pa ang kanilang kapasidad sa pagmanufacture ng mga weapons at small arms ammunition sa pamagitan ng co-production or joint venture sa mga local defense industries, alinsunod sa Department of National Defense Vision of Self-Sufficient Philippines sa pamagitan ng Self-Reliance Posture or SRDP program. Dito sa Pilipinas ay maraming mga local private gun manufacturers or mga local defense industries manufacturers. Ang Government Arsenal lang ang gun manufacturer na pag-aari ng gobyerno. Kung ang Pilipinas ay mag-invest heavily on defense sa tulong ng mga local defense manufacturer, darating ang panahon na kaya na gumawa ng Government Arsenal ng mga tanke, mga howitzer, at saka mga rockets, at hindi na tayo aasa sa mga foreign supplier. Alam nyo, ganon ang ginawa ng India. They invest heavily on defense sa tulong ng mga private at local defense manufacturer. At sa taong 2030 ay maglulunsad na ang India ng 3 aircraft carrier. Ganon kagaling ang India eh. Kaso lang iba dito sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, we invest heavily on politics. Kaya sa nalalapit na barangay election ay gagastos na naman ang gobyerno na mahigit sa 3 billion peso para sa barangay election.
kung bakit hindi na lang isasabay lahat ng mga eleksyon, barangay, national elections para sa presidente, mga senador, mayor at mga congressman para isa na lang gastusin. Ang problema kasi sa Pilipinas ay sobrang maraming matatalino ng mga abogado. Sa Pilipinas lang matatagpuan na napakaraming abogado at pag sila'y nagsalita lahat ay tama eh. Ngayon punta tayo sa Bataan Nuclear Power Plant. Ayon kay Senador Juan Ponce Enrile na dating DND o Department of National Defense Secretary noong kapanahonan ni President Marcos. Ayon kay Enrile na ang plano talaga ni President Marcos noon ng pagpatayo ng Bataan Nuclear Power Plant ay para makapag-develop ng nuclear weapons. Ang nuclear energy ay pangalawa na lamang sa mga layunin dahil nakikita kasi ni dating President Marcos na darating ang panahon na ang Pilipinas ay apak-apakan na lang ng China over the South China Sea Territory Dispute. Kaso lang hindi umabot dahil napatalsik si President Marcos dahil sa EDSA Revolution at pinasara ni President Curry lahat ng mga project ni President Marcos kasama na ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay inumpisa noong late 70s at halos $3 billion ang ginastos ng Pilipinas para sa project na ito. At ang Pilipinas ay ang pinakaunang bansa sa Asia na nag-venture ng nuclear plant. Nung ginawa ang BNP o Bataan Nuclear Power Plant, Westinghouse ng US ang gumawa nito at nabalot din ito sa maraming skandal at problema. Maraming pagkadelay sa project, maraming overpricing charges at bribery mula sa contractor. Siyempre, malaking pira at marami ang gustong kumita ng mga public official pero normal na yon sa mga Pilipino. Kahit sinong nakaupo sa pisto, lahat gustong kumita. Parang nasa kultura na yata ng mga Pilipino eh, na gustong kumita. Ang pagpatayo ng Bataan Nuclear Power Plant ay panahon din ito na kung saan nagkaroon ng 1973 oil crisis dahil sa Middle East oil embargo na nakaapekto sa Philippine economy. Dalawang malalaking US company ang nagsubmit ng proposal. Ito ang General Electric at ang Westinghouse Electric. Ang General Electric ay nagsubmit ng proposal containing the detailed specification of nuclear power plant at ang estimated cost of $700 million, habang ang Westinghouse ay nagsubmit din ng mas mababang presyo na sa $500 million lamang. Kaso ang proposal ng Westinghouse ay walang kasamang specification, di gaya ng General Electric. Ang Presidential Committee na itinayo ni President Marcos na siyang titingin sa project na ito ay kanilang pinapaboran ang proposal ng General Electric dahil maganda ito at kasama ang specification. Pero ang nangyari ay matindi, nireject ni President Marcos ang advice ng Presidential Committee at ang proposal ng General Electric. At noong 1974 ay pinirmahan ni President Marcos ang kontrata pabor sa Westinghouse kahit walang kasamang specification. At nireject din ni President Marcos ang advice ng NPC o National Power Corporation na huwag ituloy ang proposal ng Westinghouse. Ang resulta, ang project ay nabalot ng maraming problema sa umpisa pa lamang ng construction. Mula sa location, welding, cabling, pipes and valves, permit, kickbacks. At hindi lang yon, lumubo pa ang cost ng project na walang explanation ang Westinghouse. Ang dating kontrata na $500 million ay umabot na sa $1.2 billion hanggang $2.2 billion sa isa pa lamang na reactor. Ang Philippine economy noong 1976 ay mayroon lamang gross domestic product na $17 billion at ang government budget ay nasa $1.5 billion lamang. Kaya malaking pabigat sa ekonomi ng Pilipinas ang project na ito. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay responsable sa 10% external debt, no? Malaking utang ito. At ayon sa PCJJ, ay kanilang ipinag-utos na ang isang crony ni President Marcos na si Herminio Desine na ibalik ang $50.6 million na komisyon na kanyang natanggap mula sa deal na ito, ang nuclear project. At ayon pa sa PCJJ na si President Marcos ay nakatanggap ng $80 million kickbacks mula sa project na ito, kaya kanyang pinapanalo ang Westinghouse. Ang Office of the Solicitor General would also file that Marcos returned the 22.2 billion peso to the government dahil sa kanyang sabuatan sa kanyang crony na si Desine para dayain ang gobyerno. Noong 2021, ang Supreme Court ay nag-uutos kay Desine sa pamagitan ng kanyang mga ari-arian na ibalik sa gobyerno ang mahigit sa 1 billion peso damages
of affirming the 2012 Sandigang Bayan Decision. Ayon sa ginawang inquiry para sa Bataan Nuclear Power Plant, ay dito nakikita ang mahigit sa 4,000 na defects. Ang isa sa mga major issue nito ay ito ay tinatayo malapit sa malaking geological fault line. At noong 1984, ang Bataan Nuclear Power Plant ay malapit na sanang matapos at ang cost nito ay lumubo at umabot na sa $2.3 billion. Ito ay makapag-produce ng 621 megawatts of electricity. At nung napatalsik si President Marcos noong February 1986, limang araw pa lamang, ito ang pagsabog ng Chernobyl Nuclear Power Plant sa Ukraine na dating Soviet Socialist Republic. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay pinasara ni President Cory Aquino at isa sa mga tumutol na mabuksan uli ang Bataan Nuclear Power Plant ay ang mga residente sa Bataan at ang integridad ng construction sa nasabing project. Noong State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos noong nakaraang taon, kanyang ipinahayag na kanyang bubuksan uli ang BNP o Bataan Nuclear Power Plant at ayon sa Joe Biden administration ng US, na sila'y committed at nangako na tutulong sa Pilipinas ang nuclear power planning at si Congressman Mark Huangco naman ay masigasig ang kanyang suporta na mabuksan uli ang Bataan Nuclear Power Plant at siya mismo ay humingi ng tulong sa South Korea para titingnan ang isyu na ito. Kung mabubuksan man uli ang BNPP o Bataan Nuclear Power Plant ay mas maganda basta kailangan ang mga eksperto na magpatakbo nito at ayusin uli para maging safe or ligtas. Dapat lang bubuksan ito para naman makabawi ang gobyerno. Isipin mo ang laking gastos nito pero hindi man lang nakinabangan. Hanggang sa susunod, maraming salamat.